Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Jean, tambalanista since 2006. Sumulat ako hindi lang para ibahagi ang kwento ng pagmamahalan namin ng aking magiging kabiyak, kundi nais ko ding magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga katulad namin. Kami ng aking partner ay lesbian couple. Almost 3 years na kaming naninirahan dito sa London, UK. Okay na po ba sa inyo ang Joe Malone pag-uwi namin? Okay lang ba sa isang set? Anong set ba nun? Oo, ayoko na pa isa-isa. Gusto ko isang set. pwede na yun. Isang set ha? Okay. Yung nectarin yung gusto ko. Tapos, isang set, merong maliit, may malaki, tapos may kandila, ha? Aba, may kandila pa? Merong kandila ng para Joe Malone. Para saan yung kandila? Pang mayaman. Yun lang yung purpose nun, pang mayaman. Baka diba, para saan yung kandila, partner? Hindi, kasi baka ako nakakagayuma. Hindi. Walang ganun. Yung pinagagamit ko kasi. Ibang kandila yung sinasabi mo, partner. Itigil mo na yan. Akala ko habang nispray mo yun, tapos sindihan mo yung kandila, makakagayuma ka. Hindi mo naman yata nagayuma yung gusto mo dati, no? So hindi effective. O sabi ni Boy Pindot, Jean, chocolate lang sapat na. Hindi naman sila demanding. Ilan ba sila nagbabantay sa atin dito tuwing Facebook Live? Tatlo? Si Boy P, headcount na, si Boyet, tsaka si Yo. Ano yung pangalan ni Yo? Si Brother Yo. Yo. Tatlo sila. Chocolates na? Boy Tigas, yan. Si Boy Tigas. Boy Tigas. Boy Pindot. Matigas ba talaga lagi, yo? Ang tanong, yo! Ba't ka binansaga na Boy Tigas? Kasi si Boy P, Tigas? Boy Pindot eh. Pindot ng pindot. Matigas ang daliri. Si Boyet. Kasi Boyet parang baby face. Yan. Si Boy Tigas. Are you sure? Charot! Anyways, sinasabi namin sa Eugene kasi... Ano ba naman? London, UK? Oo naman. Nakakahiya naman kung yung mga kasama namin dito sa Facebook Live, hindi mo rin abutan. Andami. Hindi naman sila nag-demand. Ako pa nga yung nag-demand. Sabi ko, one set with candle. Yan. Pwede na. Hindi naman, ano lang yun? Kurot lang yun ang kita niya. Londoner partner. Tapos ano? Dalawing mong set. Linawin natin. Two each kami ni Chris. Hindi porke dalawang set, tig-isang set kami. Two each. Londoner partner. Isipin mo yun. Good for 1 year na. Pwede. One year supply. Yan. Kasi alam mo, Jean, meron din nagsumulat sa amin na taga London, hanggang ngayon binibigyan kami ng pera. Invento. Invento. Wag mo kasi sinisingitan ng pasalubong yung ano, yung kwento. Tama. Nadidistract kami. Dito rin matatapos yung kwento mo. Nadidiskaril kami. Ang dami naming naiisip na pwedeng ibudol sa'yo. Charot. Anyways. But ganun, no? Tayo mga Pinoy, pag alam na laman natin na ang isang tao ay nasa ibang bansa, ang mindset talaga natin, may pera sila, no? Mas malaki kasi kita nila. Katulad nung isang araw, mayroon isang tambalanisa na nag-message sa atin. 10 years na daw siya sa Korea. Oo. Tapos even if namimiss niya yung mga tao sa Pilipinas, ganyan, ang sweldo niya doon, partner, 6 digits. Talaga? Diba? Ikaw, 6,000. 6,000! 6,000 with tax! Oo, diba? Nga, no? Sabagay, tama. So, kurot lang yun. Kaya... Kurot, kapiranggot ano lang yun, partner? Pambili. Southeast Asia pa lang yun, partner. Korea. Oo. Paano yung UK? Nako, parang ang hina ng Joe Malone. Charot! Baka nga singitan pa niya ng pera yun. Nakakahiya. Hindi naman namin sinabi yun, ha. Pero nakakahiya talaga. Char! Anyway, kami po ng aking partner ay lesbian couple. Almost years na kaming naninirahan dito sa London, UK. Okay na po ba sa inyo ang Joe Malone pag-uwi namin? Legit tambalanista kasi ako. Alam ko na mga galawan noon pa man. Kilala mo, ha? So hindi na siya magugulat? Hindi na. Kung mag-exceed pa tayo sa in-offer niya. Siya na nga nagpresenta, hindi na nga any other brand. Joe Malone na agad. Kasi baka hamakin pa natin eh. So Joe Malone na siya agad. Ganon. Okay. Malinaw yun, ha? Malinaw yan, ha? Yung legit, ha? Tayo yung nag-close ng deal.
Yung tayo yung demanding. Parang sure na sure. Oh. Kailan ba yung uwi na yan? Baka mamaya etches lang lahat, diba? Oh, anyways, we have established careers in the Philippines before moving here. We were both working in Makati then. My partner is an emergency nurse at ako naman ay team leader sa isang multinational energy company. Multinational partner, energy company partner. Isipin mo partner, pinagtabi ang multinational at energy. Ang lakas! Ang lakas nun! Diba? Oo. Ano ba naman? Gano ba naman yung tatlong set ng Joe Malone each? At saka yung mga ano, yung mga ganyan, yung energy company yan, partner. Yan yung mga talagang malalakas, malalakas eh. Malalakas yan. Energy nga. Kaya nga. Powerful yan, powerful. Diba? Totoo, hindi basta-basta nalulugi yung mga ganyang business. Oo, kasi this is where we get our source of ano, yung power. Power. Diba? Ang powerful niyan. Correct, correct. Gano ba naman yung forceps? Forceps! Alam mo, hindi kami titigil. O, eto na. Hindi kami mayaman. Ay, may ganun. Hindi kami mayaman pero hindi naman kami hirap sa buhay. Siguro maaaring ma-consider na maginhawa ang kalagayan namin kumpara sa karamihan. May sariling bahay, nakapag-travel once in a while at nakakain sa mga restaurants na magbabayad ka pagkatapos mong kumain. At kadalasan, hindi gagamit ng cash na pambayad. So, ibig sabihin, ano, I think well off. Mm-hmm. I think pwede hinga ng 5 set. Parami na ng parami. Still, nagdesisyon kaming makipagsapalanan sa ibang bansa at lumayo sa pamilya. Iwan ang maayos namin mga trabaho at magsimula muli sa umpisa. Ito po ay dahil sa pangarap naming magpakasal. Nakakalungkot mang mawalay sa aming mga pamilya, kaibigan at buhay na nakasanayan. Ito lang ang paraan upang matupad namin ang aming pangarap. Ibang bansa man ang nakikinabang sa aming buwis at talento, sila naman ang bansa na tanggap kami at ang aming pag-iibigan. Bilang isang medical person, alam ng partner ko na hindi ire-recognize ng hospital facilities ng Pilipinas ang desisyon namin para sa isa't isa in dire situations dahil hindi kami magkaano-ano sa batas. Ganoon din ang sitwasyon ng mga investments, insurance beneficiaries, at property ownerships. Simply put, ayan, gusto ko yung simply put, dalian natin. Walang sustainability ang komportable naming buhay. Hiling namin na sana sa mga susunod na panahon, hindi na kailangan umalis ng mga LGBTQIA+ couples sa ating bansa para magpakasal at mabuhay ng matiwasay. It took us 15 years and we had to migrate to another country. Pero sa darating na April, bilang celebration ng aming 15th anniversary, ikakasal na kami. Napakasaya sa pakiramdam na may mga lugar, tao at sistema sa mundo na hindi namin kailangang maging second-class citizens dahil pinili naming mahalin ang isa't isa. Kahit minority kami dito bilang mga Pilipino at wala masyadong kakilala, alam namin na may proteksyon kami ng batas at may karapatang katulad ng iba. Now that we are talking to suppliers, registering the wedding, and doing other wedding preparations, everything is surreal. Hindi namin inakala na makakaabot kami sa araw na ito. With all the struggles in the past, we can both say that our wedding day is sweeter, as we can now finally start our lives as a married couple. Totoo nga ang sabi sa Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in His time. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. I hope na kahit papaano I was able to inspire your listeners to go for their dreams. Kahit mukhang imposible minsan. Ang inyong tambalanista, Jean. Alam mo, Jean, sa totoo lang, suddenly it dawned on me
na I'm inspired to host a wedding in London. Diba? Kung iisipin, parang imposible. Pero, diba? Pero kakasabi mo lang. Siya mismo ang nagbitaw na mga salita. Ikaw na mismo ang nagsabi at nagpatunay. Yan, pinagtibay pa ng Bible verse. Corrected by, diba? Sabi niya, I hope na kahit papaano I was able to inspire your listeners to go for their dreams. Kahit mukhang imposible minsan. See, I think hosting a wedding in London is not impossible anymore, partner. Huwag mo na kaming bigyan ng Joe Malone. Oh, all ticket expense, na lang. All expense. All expense paid na lang. Trip to London. Diba? For two each. Siyempre may kasama. Siyempre may kasama kami. Alam mo kami ni Chuper. Ano ba? Siyempre, yung mga bitbit namin maleta, mahirap buhatin yun. Yung papabaon mo sa amin, kulang pa doon. So mabigat talaga yung dadali. Kailangan ng kasama. Dalawa kami. Lagi naman ganun pag may nagtatanong sa amin ng ano ng events, tapos may accommodation. Laging for two each. So dreams do come true. Finally, makikita ko na ang Big Ben. Yan, yan. Thank you, Gene, for making this come true. Yung seryoso. Sure na sure ka? Yung sure na sure. Gaano ba katagal ang ano, ang pag-process ng mga papeles papunta ng UK? Para mapaghandaan na. Bakang ending dito sa UK-UK lang tayo mapunta, partner. At diba? Makarating ka sa Big Ben. Big Ben Complex niya sa Batangas. Totoo. Baka ganun lang. Ano, wag ganun. Girl, reach for our dreams. Oo. That's our dream. Makapag-picture dun sa London Eye. Diba? At saka yun naman makapagsalita na parang Londoner. Makapagporma na parang Londoner. Oo, no? Yung diba? Makakapal yung suot. Makakapal yung balot suot. Balot na balot. Parang tayo, makakapal na mukha. Jean, thank you for sharing your story. Maganda yung sinabi mo actually na sana dumating yung panahon na people don't need to go to another country to be able to express their love for each other. No, mahabang usapin lang ito, parang politics na we'd rather not discuss. Kasi unless sure na yung ticket namin, discuss namin, itataya na namin yung reputasyon namin dito. Magsasabi kami ng opinion alang-alang sa trip to London. Charot, di ba? Ano to eh, mahabang usapin. Siyempre, mahabang debate. Mahabang debate. We are a Catholic country. Mahabang usapin ito, parang politics, hindi po yan matatapos, di ba? But I know of some friends. I have a lot of friends. Napakalapit ko sa LGBTQIA plus. Mm-hmm. Na ang plano talaga nila is to get married abroad kasi nga hindi recognized dito sa Philippines, ganun. Na parang, although yung kanila, just get married there. Hindi naman to stay there. Mm-hmm. Yung sa'yo kasi long term, may sustainability, may mga investment ka pang nalalaman. Yung mga kaibigan ko kasi hampas lupa lang sila. Wala silang investment. Walang long-term goals. Ang goal lang nila, makakain ng samgyup sa Saturday. Yeah, mga ganun lang. Short-term lang yung mga goals nila, ganun. So, but yeah, I understand na yun nga, yung parang feeling na, syempre gusto mo, hindi mo na kailangang padalan pa ng ticket yung tambalan, di ba? Mm-hmm. Para lamang maka-attend ng wedding or makapag-host. Gusto mo na, yun nasa Pilipinas, di ba, where everything is accessible, your friends are accessible, lahat accessible, di ba? Why not? Kaya lang kasi, with ito nga, hindi naman ganun din kadali, and we don't want to dwell on that. Mahabang usapin yan. Tama, ako magandang din na, ako, tayo, baka in our lifetime, hindi na natin maabutan kung magkakaroon ba ng changes. Hindi namin sure, di ba? Well, gusto ko mahabang yung lifetime ko, baka ma-exilay sa'yo, partner. Hindi natin sure. Balay mo, in our lifetime, maabutan din naman natin. Yung kaso nga, nung kakilala natin, naging stop hanggang ngayon, hindi pa solve yung kaso. Sa bagay. Mga kaibigan natin, espador, tapos tayo budol-budol. Oo, budol, espador. Because you know, friends of the same together, flock the feather. Yung ba yun? Tama ba yun? Pwede na. Sounds like. Oh. Diba? So yun yung ano, hindi na namin, we'll not dwell on that. Yes. Although of course, yung pinaka-caption mo dito sa kwento is, sana dumating that time. Diba? Mm-hmm. And of course, marami tayong mga nakatutok na mga tambalanista na yun yung wish nila, na sana dumating that time. Pero ang we'd like more to focus on, ano ba talaga yung ipapadala mo sa amin? Sabi mo kasi dito, girl, kailan kayo uuwi? Pwede bang wag mo hintayin yung pag-uwi? Padala nyo na agad? Sarat na. Mauna na yung padala bago kayo. Correct. Diba? Yun naman mahalaga. Yun naman mahalaga kayo. Oh. Ano lang naman, secondary. Charot! Pero we'd like to focus more on talagang love wins. Yes, diba? Yes. Diba? Na talagang kapag ipinaglaban mo ang isang bagay at hindi lang pagdating sa pag-ibig as in relationships, when truly you have a dream and you will work for it,
'di ba? Yung you will make it happen, you will do your best to make it happen. It will happen. Agree. Mangyayari at mangyayari at in God's perfect time. 'Di ba? Nangyari nga sa iyo hindi man ngayon, ah. 'Di ba? Mm. Ano sabi mo? It took you 15 years. Kaya dun sa mga impatient na hindi ano, ito nga 15 years oh and the timing is perfect. Yes, 'di ba? Yes. The timing is perfect. Ang ganda ng ano, ang ganda ng timing. So ikaw din, ganun din. Correct. 'Di ba? Meron tamang timing for that. Yes, so gusto ko namin i-congratulate Jean at ang iyong partner. Doon na lang yung tingnan nating aspeto. Masaya ka ngayon eh. Correct. Wala na, wag na natin pag-usapan yung issue nyo, yung mga pinagdaanan nyo. Ang importante yung kung anong meron kayo ngayon. Mm-hmm. At yung intention mo kasi sa first paragraph ng kanyang letter partner, ang intention lang naman niya is to inspire and correct. To uplift. Oh, so tayo, na-uplift kasi yung nararamdaman namin, yung emosyon namin, nagkaroon kami ng hope na makarating ng London. Correct, so yun. Sana kayo din, oh. 'Di ba? sana kayo din na lift niya din ang spirits ninyo, 'di ba? Yes, diba? Yes, kasi yes. Kami, I think it's really lifted. I mean, I'm so happy right now. Oh, 'di ba? Dreams do come true. Yung Jo Malone pa lang partner, nabago na agad yung aura natin. Sa Jo Malone pa lang. Doon na tayo nag-duel. Doon na talaga. Diba? Eh, yun talaga yung mahalaga tapos naisip natin makarating tayo ng London. Oh, diba? At yun yung intention niya, mag-uplift ng emosyon ng tao. Gene, nakakapagpabago ka ng ano ng perspektibo kasi hindi kami masyado nag-host ng wedding. Oh. Pero we will make an exception for you. Sabi, grabe itong dalawa to, hindi talaga titigil. Hindi sila titigil. Hindi ka rin namin titigilan. Alam namin ang email address mo. Meron niya sinend na ano na, baka ayaw naman ipakita, pero may sinend na picture eh. Ah, okay, para ano, makita para na natin. Yung kanilang nag-engagement photo na tapos may ano, may pre-wedding photo. Oh, diba, ano saya? Just in case gusto nating kami na lang yung kulang dyan. At ano, partner ha, yung oo kami na lang ang kulang talaga. Tama kasi sinabi mo. Na ang ganda ng website nakalagay oh, where love, ay ano ba? Where love is, mali, iba. Basta, yun na. Oh. Ganon. Hindi niya sinabi yung tunay na pangalan sa atin. Basta pero importante. Nandito yung tunay na pangalan. Oh, nasa amin, nasa database namin. Yung pangalan mo, address mo, at lahat ng pagkakakilanlan mo. Kilala namin yung mga mag-anak mo sa Maynila. Hawak namin ng pamilya mo. Oh, hawak namin sila. Tandaan mo, nasa Pilipinas sila. Wala kayong laban. Hindi ko alam kung sino ka dito. Kung ikaw ba yung parang mas lalaki yung itsura or ano. Pero, cute. Oh, diba? Basta congratulations. Weddings are always beautiful. Diba? Kaya, nakakatuwa naman yung ganyan na ang ganda ng ending ninyong dalawa. Correct. Diba? It's not actually an ending. It's ang ganda ng beginning ninyo. Yes, yes, yes. Beginning. Ang ganda ng journey ninyo. Mm-hmm. Diba? So, again, itong kwento ni wala Jean, ka maririnig na masama sa amin. Oh. Lahat wala, maganda tungkol lahat. Sa'yo. Hindi nga kami nag-duel sa issue ng kwento mo. Oh, eh, diba? Sa pindahan mo, hindi. Wala. Lahat good lang, good. Lahat. Sinabi mo nga lang yung salitang multinational, goods na sa amin yun. Yung nakakakain ka sa mga restaurants na may card ka, goods na sa amin yan. Good mood na kami dyan. Ganun. Oh, diba? Sobrang patunay itong kwento mo na talagang love wins. Diba? Sobrang manalig tayo na darating talaga yung tamang tao para sa atin. Di ba? Yung mga kasi yung mga juwang-juwa ngayon, yung mga gigil-nagigil magka-jowa. Bakit hindi? Oh, ang daming tanong eh. Gets ko yan eh. Parang nade-develop ng insecurity. Oo, nagkaka-anxiety. Yes. Tapos nagkaka-stress pagdating sa age, di ba? Mm-hmm. Di ba? Siyempre, minsan sinasabi talaga natin may pagkunat na po ng balat, no? Oh, pero hindi ibig sabihin nun that it's too late. Correct. For love. Walang ganun eh. Tama. May mga iba na sobrang late in their lives nila nahanap. Akala nila wala na, pero later on pala. Mm-hmm. Diba? Posible pala. Correct. Tsaka halimbawa, yung mga same gender na nagipagrelasyon, di ba? Mali mo, darating din yung time na mahanap nyo yung tamang oras, pagkakataon, di ba? Tamang lugar. Yes. Kung saan talagang manging ibabaw ang inyong pagmamahala na walang sino man ang pwedeng humadlang. Diba? Again, in God's perfect time, mangyayari yan. You claim it. Yes, isang malaking check. Salamat sa iyo, Jean, and congratulations to you both sa iyong magiging may bahay at
Alam mo na, ilang beses na namin minention. May bahay ba sila sa London? Malabang, no? Hindi ko sure, partner, no? Kasi ano eh, may maganda yung kumpanyang pinagtatrabahuhan. Hindi, pero pag pumunta tayo doon, partner, huwag na tayo makitira sa bahay. Ano ka? Ano, scorer? Pwede na, kahit sa labas lang kami magdamag, okay lang yun. Ay, importante namin partner, na ano, wag ganun. Sa hotel, hindi sa bahay nila. Ayun, sabi mo kasi sa labas, linawin kasi natin. Kasi tinoto malamig sa labas, malamig sa London. Hindi literal sa labas. Sa hotel. Hindi naman namin sinabi 5-star agad. 7-star, charot. Yung bonggahan na natin, minsan lang makarating ng London. Oo, eh. Diba? Ito todo na natin. Na daw tayo. O siya na, bye-bye! Congrats, Jean! Congrats, Jean! And thank you again, mga kabisyo, sa pagtutok. At kung gusto nyo kaming i-email, pwede nyo ka rin ikwento yung aming, yung inyong mga kwento, love story, whatever it is, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, kabisyo. Muli, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yon!